Yan na siya guys. Yan na oh. Oops. Yan na. Oops. Oops. Pinakita talaga yung pagbaon ng Fangs nyo. Ooh. Nice one, Snow. Kumusta guys? Sana ay all good tayong lahat. Bale, medyo special ang vlog natin ngayon, ang episode natin ngayon dahil iaalay natin to sa yumaong medyo rare na breed ng tarantula natin, ang Xenesthis SP White. Na bad mold siya, so pumanaw na siya guys, unfortunately. Sayang, medyo mahal pa man din yun. Yun, nagawa tayo ng isang, hopefully ay isang napakalupit na Battle of the Fangs. Sana lahat ng kalahok eh magpakita ng malulupit na takedown, no? Yun, para to sa kanyang alaala, para sa ating Xenesthis SP White. So dito pumano yung ating Xenesthis SP White. Na-stock molt siya. Last week ko siya nakita. Pinapapak na siya ng malalaking fruit flies. Kaya wala na siya dito. Inalis ko na siya. Hindi ko na videoan. Kasi yun nga, ang daming fruit flies. So agad-agad kong inalis. Ayun. Sayang, Xenesthis SP White. Para sa itong Battle of the Fangs na ito, ha? Relax ka lang dyan. May you rest in peace. Sayang. Napakamahal pa man din. So yun, ang mga kalahok sa Battle of the Fangs para sa alaala ng ating Xenesthis SP White. Basta yun. Yung mga kalahok natin eh, yan, Pampobetius SP Platyoma, Pampobetius Solaris, Pampobetius Antinus Big Black, Harpactera Pulchripes, may old world na kalahok. Formictopus SP Dominican Purple, malakas din mag-takedown yan. Tapos, isa na namang old world, ang Harpactera Caffreyana. Ito hindi ko alam kung mag-takedown to, pero susubukan ko lang, no? Kasi minsan malakas ang takedown nito eh, pag hindi na-videoan eh. Tapos, ang panghuli, ang Focus Teraposa Stirmi. So, ito ang makalahok sa ating Battle of the Fangs. Unahin na natin itong Harpactera Caffreyana. Kasi ito yung tingin ko eh, medyo malabong magpakita ng takedown, pero sana magpakita siya ng takedown, no? So itong superworm, dito ko ilalapag sa bandang likuran niya. Oops. Takihin mo. Bilis. Ayun. Boom. 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 Battle of the Fangs. Ooh. Grabe. Nanlalaban yung superworm, no? Pero tingin ko eh, safe yung ating Harpactera Caffreyana. Yan ang panimula. Kachamba tayo ng malapit na take doon mula sa ating Harpactera Caffreyana. Laki ng superworm niya, o no? Busog-lusog siya dito. Umpisa pa lang to. Sana yung mga susunod eh, mas malupit pa dito. Talagang hindi na pinakawalan eh, no? Baon talaga yung fangs, o. Oh. Oops, oops. Yung superworm na stuck na sa webbing ng Harpactera Caffreyana. Unang sabak pa lang, malupit na. Okay, next na tayo, no? Tingin ko eh, yun na yun, no? Nanghina ng superworm eh. So, next na tayo. Gandang panimulaan nito para sa ating Xenesthis SP White. Next guys, itong napakagandang Harpactera Pulchripes. Yan siya. Okay, so, eto siya. Focus. Yan o, diba? Ganda ng kulay. Okay, so, ito yung kanyang superworm. Oops. Alis to ah. Tingnan natin na kung atake niya kahit malayuan. Yan na siya. Yan na siya guys. Yan na o. Oops. Yan na. Oops. Oops. Takedown para kay Xenesthis SP White. Lupit. Ooh, labas ang katas ng superworm. Ang ganda ng kanyang takedown ah. May konting pagka-suspense. Oh, pang malakas ano. Katas. Malupit rin tong takedown niya, no? Ang Harpactera Pulchripes. Iridescent blue yung kanyang legs. Mukhang settled na to, no? Mukhang wala nang kaganapan na mangyayari. Kontrado niya na yung superworm. So, next na tayo. Formictopus SP Dominican Purple. Sana may takedown to na malupit. Yung water dish niya, hindi ko pa na-refillan ng tubig. Kalimutan ko, pasensya na. So, eto, paano ba to? Diyan, ooh, ooh, Alis to. Napaka-active. So, yun, oops. Aba, parang robot lang ah. May papos-pos ng paggalaw ah. Nagpakitang gilas talaga siya, no?
May pa statue post pa siya eh, no? Yun ang oops, 'di ba? Papahabol pa. Yun ang ating oops, oh, 'di ba? Ang ating pumigtupos SP Dominican Purple. Next guys ay ang Pampabetius SP Platyoma. Ito for sure may takedown to. Oh, 'di ba? Oh, grabe. Active na agad. Okay, so ito kayong superworm. Lalapag ko lang. Oops, nahulog dun sa kabila. Dito. Lapit ko ng konti para mabilis. Ayun na. Uy, oops. Talsik yung gagamba. Ano? Natakot ka? Nagbaba ako yung superworm eh. Sakit lang guys ha. Sakit lang. Try ulit natin. Yan na. Ayan na. Kagatin mo. Nagbabaro na siya. Kagatin mo. Uy, papatalo ka? Parang ayaw ah. Busog siguro. Sayang. Laki ng abdomen niya. Busog siguro to eh, no? Bawi. Ito ang tira po sa Steer Me. Ito for sure ay may takedown. So, try natin yung biglang lingon. Oops. Sabi ko bigla. Medyo suspense ka. May delay ng konti ah. Yan siya. Harapak tira. Tira po sa Steer Me. Iyon. Simplang takedown niya eh, no? Laki na kasi niya eh. Lugi na dapat malaking hissing cockroach sa pagkain ko sa kanya eh. Kaso wala na tayong hissing cockroach, nagpaparami ulit tayo. So kaya medyo superworms muna pinapakain ko tsaka yung mga locust. Eto, ibanat natin tong Pampabetius SP Solaris. Parang may konting condensation sa loob ah. Silipin natin siya. Tandaan lang tayo. Eto yung pinakamahal na tarantula sa collection ko. Huwag nyo nang itanong kung magkano ah. Yan, si Snow. Snow ang pinangalan ko sa kanya. Kasi yun nga, parang snowflake siyang tingnan, no? So, sana malupit ang takedown mo, Snow. Ikaw dapat ang mag-champion dito. Yun. Bilis ng reaction. Ooh, ha? Ooh, diba? Pakitang gilas ka pa. Sige pa, ikot-ikot mo pa. Yung fangs niya. Ooh. Pinakita talaga yung pagbaon ng fangs niyo. Ooh, nice one, Snow. Galing mo, Snow. Parang bias ako ah. Yan. Panalo ka na. Claim mo na. First prize ka na. Champion na. Diba? Ganda ni Snow, no? Pampabetius SP Solaris. Napakamahal pero worth it naman alagaan. Sana mapalaki ko siya, no? Yan si Snow. Ang galing. Oops. Papabol pa. May pahabol pa. Idiin mo. Ganda ng kulay, ano? Parang tatlong coloration lang eh, no? Parang black, tapos medyo orange, tapos white eh, no? Sana maging Snow White ka, no? At hindi Snowman. Meaning sana maging female siya. So next na tayo. Eto naman guys, yung Pampabetius Antinus Big Black. Napakaganda din ng kanyang coloration, no? Sana maganda din takedown niya, no? Kasi parang mukhang mahihayin yung pose niya eh, no? Yan. Oops. Yan na. Yan na. Kagat. Ayun. Malupit din ang Big Black. Hanip din, no? Nagsabay pa ng replicating hair sa Superworm. Talagang ginamit lahat ng kanyang skills, no? May kagat, may push, may lockdown, may lockjaw. Nagsabay pa ng replicating hairs. Tapos na agad. Pero yun ang ating Pampabetius Antinus Big Black. Malupit din. Oops, may pahabol yung Superworm. Nanlalaban pa. Oh. Nagpahinga lang pala ng konti yung Superworm eh. Tapos nanlaban ulit eh. Pero naulo yung Superworm eh, no? Sa ulo kinagat eh. Basta yan. Ayan na natin sila. Okay, last chance para sa ating Pampabetius Platyoma. Tingnan natin kung babawi siya. So here you go. Yun. Kagatin mo na kung gusto mo. Ayun, kinagat na. Hindi pa. Ayaw talaga, you know? Kunin ko muna yung Superworm, ha? Yan.
Okay, so check natin siya. Baka pre-molt na siya, no? Yung kanyang abdomen, medyo kupasin na, na parang malapit na mag-dark. So, pre-molt siguro siya. Tapos, ang laki ng abdomen niya. Talagang kahit matakaw yung mga pambabetes, kung talagang busog na busog, eh, hindi kakain eh, no? Full moon yung kanyang abdomen, eh, laki. So, ayun. So, dito na nagtatapos ang ating, pangilan na ba? Ikalimang Battle of the Fangs na inaalay natin sa pumano ating kaibigan na Xenesthis SP White. Sayang, napakamahal, pero ayun. Pili na kayo guys, comment nyo kung sino yung sa tingin nyo yung nanalo sa ating ikalimang Battle of the Fangs. Si Halpaktira Kathiriana, Halpaktira Pulcripes, Pumictopus SP Dominican Purple, Pampobetis Solaris, tapos si Pampobetis Big Black, o baka naman si Teraposis Thirmi, si Plateoma, Primort siguro siya kaya hindi nag-takedown, pero ayun. Comment nyo kung sino yung manok nyo na nanalo. Para sa akin, ang nanalo is si Halpaktira Kathiriana kasi napakaliit niya tapos napakalaki na kanyang superworm, eh tinakedown niya pa rin. Walang pag-aalinlangan na tinakedown ni Halpaktira Kathiriana yung kanyang napakalaking superworm. So yun guys, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Schizo-Pelma TV at saka sa Schizo-Pelma Clothing. Maraming salamat guys at yun. Keep safe lagi, ha. Stay safe, stay healthy. At yun, ha. Chill lang tayo sa Schizo-Pelma TV.